Mga kaibigan, ito na naman ako. Magbibigay na naman ako ng kwento para sa inyo. Ang ating kwento sa araw na ito ay kung paano ba ang naisin natin sa buhay kaya tayo di ba magkakaroon ng pamilya o magkakaroon ng anak, magkakaroon ng mga bagay na no. Ito ganito rin ang kwento ko sa araw na ito. Ang kwento ko sa araw na ito ay tungkol sa mag-asawa na gustong magkaanak. Matagal na sila nagsasama, nais nila magkaroon ng anak. Kaya lang, hindi sila pinagkakaloban. Isang araw, pagbukas nila ng pinto, ay mayroon isang sanggol sa kanilang pintuan. Dahil mayroon sanggol sa kanilang pintuan, ganito ang kanilang sinabi. Dininig ang ating panalangin na magkaroon tayo ng anak, sabi nga nila, dahil mayroon sambata na bumungad sa kanilang harapan. Sa magkatuwid, nakaroon silang bata, inalagaan at pinalaki. Nung lumaki na, pagdating ng 5 taon, binigyan sila. Biglang nagkaroon ng babae at nabuntis. Sa makatuwid, magkakaroon na sila ng sariling anak. Dahil ganon ang nangyari, hanggang sa nagsilang siya ng isang lalaki at iyon ay malusog na bata, at ito ang nangyari ngayon. Dahil nagkaroon na sila ng sariling anak, ang kanilang inalaga ng mahal na mahal nila na babae ay 5 taon na pala. At yan ay hindi na nila namamalayan na siya ay napapabayaan na dahil sa pagmamahal nila sa sarili nilang anak. Ngayon, yung bata naging malungkotin siya dahil nakita niya na yung magulang na kinikilala niya ay iniisip niya na mayroon na siyang kapatid at mayroon na siyang... Subalit, iningit sa kaalaman ng mag-asawa, itong batang ito, siya ay naiinggit na sa kanila sa pagmamahal nila dahil magkaroon na siya ng kaagaw sa kanila. Isang araw, hindi nila akalain na itong batang ito ay dinapuan ng malubha ng sakit maliban sa kalungkutan. Ngayon, naalala nila ngayon, ito ang sabi nila. Sabi nga nila ngayon, mahal na mahal ka namin anak, sabi nga nila. Dahil mahal na mahal ka namin, sabi nga, huwag mo kaming iwan, sabi nga nila ngayon. Ngayon, ang bata ngayon, nag-isip siya ngayon. Ang sabi niya ngayon sa kanyang sarili ay ganito. Sana magkaroon ako ng alaala para sa kanila, sabi niya. Isang umaga, nung pagkagising nila, nakita nila ang isang na wala na yung bata, nakahiga o may sakit sa kanyang kwarto. Siyempre natuwa sila, hinanap nila ngayon. Subalit hindi nila makita ang bata. Pagbalik nila, ang nakita nila sa kanyang higaan, isang manika na kamuhang kabuka niya. Ngayon, kaibigan, ano ang aral na makukuha natin dito? Dahil sa ganito, attention ng mga bagay ay iniisip natin minsan yung ating dating pinagbubusan natin ng magmamahal kapag nagkaroon ng bagay na ating pagbibigyan ng pansin, napapabayaan natin. Ngayon, kaibigan, marami salamat po. Sana napulutan nyo ng aral ang aking kwento sa araw na ito. Ang pamaga ng ating kwento sa araw na ito ay manika. Kasi yung bata, yun ang iniwan niyang alaala sa kanila. Ang matika na kamukhang kamuha niya. Maraming salamat po sa inyo, kaibigan. Ito na naman tayo. Magtatapos sa oras na ito. At susunod na araw na naman tayo. Maraming salamat po sa inyo, kaibigan.